Dito ngayon tayo sa mga model units. Ito naman si Calista Pair. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung sukat ng normal end unit na 60.50 square meters. So ito pinag-combined na mid sa si end. So kaya tara, pasok tayo. So may kasama pa rin yung fence sa yung gate. So kapag typical end unit, yung mga ibang videos kasi ng mga end corner, pag end unit, ganito lang po yung space sa gilid. So yan lang po siya. Ito po yung 60 square meters. Sumula po dito, ganito po sa kanan. So pwede pang mag-extend or maghalaman. Tapos kapag end unit lang po, hanggang dito lang po siya. So hanggang dito lang po yung 60 square meters. Tinanggal lang po ito kasi ginawang pair na siya. Mid tsaka si end. So ulitin ko po, yan po yung end unit na 60.50 square meters. Wala na siya, maganda po yung labas. Pero hindi po ganito yung lupa. Lupa lang po ito. Bare lang po. Asa po tayo sa mid tsaka si end. Ito po yung pinag-combine na mid tsaka si end. Yan. So dito po iniwalay si... Ay, sir, masama po ah. Pinag-iwalay si end na ginawa siyang living area. Okay, so ginawa siyang living area. Kung mapapasin nyo, binutas lang din to kasi para dun sa mga kumukuha ng magkapatid or gustong dalawang bahay na lilitan sa end tsaka sa mid. So ito yung perfect na unit para sa inyo. So maganda yung pagkakadesign sa kanya, black tsaka gray. Yan, sa mga black lovers. Maganda rin na nag-i-use ng mirrors para pampalabag. So dito, may CR din siya. Ayan. May CR din siya, complete na din siya. So, isa siyang end unit pero naging living room lang dahil ginawang pair. Yan. Yan yung CR, complete na siya. Pwede kayong magpalagay pa ng shower enclosure. Pero dito, ito na yung pinakang ending ng end unit na normal. So, yan. Si pwede gawang outer kitchen space or mga pwede nyo pang gawing laundry area. Ayan. So ito yung pinakang living room ng pair. Tapos punta tayo dun sa... pero kapag isa lang unit to, may hati ko dito. Pero ginawa siyang tagusan. Okay? So ito si end unit na ginawang living room. Ito naman si mid unit. So sa pair, pwedeng mid tsaka mid, tsaka mid or end. So naging dalawang CR, kanina may CR doon, dito ulit. May CR dito. Tapos dito naman yung ginawang kitchen or dining area. So pag binuksan mo naman dito, malitang ng konti yung open space niya. So pwedeng gawing laundry area dito. So yung advantage niya, dalawa yung CR. Yan, sa baba. Kasi dalawang unit siya. So maganda rin yung pagkakadesign sa dining. Tapos akin tayo. Silway ko. Bakit ako silway yan? Kaya tayo dito, ito naman is 3 bedroom siya, tatlo. So ito yung typical mid unit. Ang ganda ng pagkakadesign ng puro black. So with this one, ang ganda ng kwarto. Naaliwala siya, maliwanag. So kahit patay yung ilaw, okay siya. Yan. Player doon. So maliwanag pa rin siya. So ito yung isang kwarto. Ito naman yung isang part, then lamig dito. Nasa kalaga. So dito, pwedeng office rin or anak. Kwarto pa ng isang kid. So malawak pa siya, marami pang pwedeng ilagay. Pwedeng dito yung closet. Ayan. So yun yung dalawang room. Ito naman naging, tinanggal kasi yung isang hagdanan. So dito tinanggal yung isang hagdanan, kaya naging isa na lang. So ito nagkaroon ng space pa for office table. Ito naman yung ginawang master's bedroom. So ito, ang laki niya ito. Kasi pinag-isa yung dalawang kwarto. So isa na lang siya. Ang ganda ng pagkaka-design. So nagkaroon ng bintana pa dito. Tapos may mga windows. So sobrang okay itong dalawang unit sa magkapatid or mga families na malaki talaga or extended families. So I suggest like nyo yung page. Saka follow nyo yung YouTube namin. And then also follow our TikTok. Bye!